isipin ang mabuti. Pista Pilipinas. Yeah. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy-ligoy, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalan mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Ay, Pista Pilipinas. Yeah. Pista, pista, pista. Ang busis mo ay busis ko para lang. Pista, pista. Ang laban mo ay laban ko para lang. Pista, pista, pista Pilipinas. Oh yeah. Naghahanap ka pa ng blogger na astig. Walang kinikiling at matindi at maglilig. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabig. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Pista Pilipinas. Pista, pista. Ang boses mo ay boses ko. Tara na. Pista, pista. Ang laban mo ay laban ko. Tara na. Pista, pista, pista Pilipinas. Sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy-ligoy, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, maasar ka sa kanya. Kapalan mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Ay, Pista Pilipinas. Pista, 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 pista. Ang busis mo ay busis ko. Tara na, pista, pista. Ang laban mo ay laban ko. Tara na, pista, pista, pista Pilipinas. Pagising sa umaga, matanghali at gabi. Pista Pilipinas. Bawat sabi niya, pakinggan mo talaga. Pista. Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa lahat ng mga OFW saan man panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Mabuhay po kayo! Magandang gabi sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte Diehard supporters, kasama na rin BBM supporters and Bantag supporters! Sa mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang palagi kayong updated sa ating mga video. Tara na! Bisda ka na! Sa mapagpalang araw ng Sabado ho sa ating lahat dito sa Bisdak Pilipinas. November 18, Sabat Day. Happy Sabat Day sa lahat ng mga kapatid, kaibigan at mga kapamilya nating nagdiriwang po ngayon ng araw ng Sabat Day, mga Sabadistang mga mahal natin sa buhay. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas mula noon hanggang ngayon. At sana ho magpakailanman. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga nagpakulay, Sniper, Yumiko, Gian, Tomasin. Thank you so much sa inyo. At maraming salamat sa silent subscriber and followers ng Bisdak Pilipinas.
Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay po. Ate Mocha, Tita Linda, at Ate Remedy, is minsan si Ma'am Jessica Hofer, at Isme, mabuhay ka Isme, nasan ka? At si Ma'am Maria Crescenta, lagi ho yung nakasubaybay kahit busy sa trabaho niya. Aba, nakabukas po ang headset niya at nakikinig sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat ho, ma'am, sa inyo. At marami pa silent mga followers and subscriber ng Bisdak Pilipinas, kaya babatiin ko po sa inyo. Magandang gabi at daghang salamat. Oh, kamusta? Sabado na ho, nako. Malapit na Pasko, may nagparamdam na ba sa inyo? Mga inaanak ninyo, nangangatok na ba? Oh, nagparamdam na ba yung mga inuutanga ninyo? Lamig na ng simoy ng hangin, ng lamig ng simoy ng hangin. Magandang gabi po sa mga Pilipinong umaasang babangon tayong muli. Magandang gabi, Kamote, Moto, Amaya, Amante, Emeline, Ibuna, Bernalin, Abian, Danilo, Enriquez, 24 oras, tulog ang balita. Leonila, Rex, Alan, Vingay, Sniper, magandang gabi sa inyo. Support General Bantag, Board Senator, Mario Miris, Nitka, Sabihan, Amaya, gandang gabi, Mamiri Alak, Samana, magandang gabi po, Jian, Victoria, Maribung, gandang gabi. Cipriano Magsangkay, Jolmina, Ismael, Biminda, Baklay, Elizabeth Parpinya, gandang gabi sa inyo. Mamari Utane, gandang gabi. Florencio, Jasma, Matrexi, Susan Bagani, Sunny Sultan, Naitestio, Christian, gandang gabi. Ma'am Alice, 97. Regina Elbon, Flor de Leto, gandang gabi ho sa inyo. Emeline Obuna, magandang gabi ho. At sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe ng By Bisdak Pilipinas, By Bisdak, pangalawang YouTube channel ko po, nakapin sa inyong comment section. Thank you so much in advance sa mga nag-subscribe. Wilfredo Risma, gandang gabi po. Rudyard Opilia, Marajaw na duyum sa kay Rudyard Macaldo. Opilia Buljak Moto, gandang gabi ho sa inyo, Senior Travelers. Hindi yan si Senior Aguila. Merly Tulopis, magandang gabi. Charlo, gandang gabi. Mario Miri, Saudi Girl, 826. Flor de Leto, magandang gabi po, Mari, sa inyo. Pretty Vince, gandang gabi. Mercy, Celar, Criselda Reyes, gandang gabi. Glory Hoffman, Kitty Riyad, Query, gandang gabi po sa ating lahat dito sa Bisdak Pilipinas. Gandang gabi ho sa inyo, Solomon Tabuguk. Ebarista, gandang gabi sa inyo, Criselda Reyes. Mr. Copido, Mr. Stupido Copido, Nora, gandang gabi po, Raimundo. Amaya, Naisel Satyu, gandang gabi ho sa inyo, Jerome Norma Torsar, Chris Kadapi, Maria Sevillano, gandang gabi, mabuhay po tayo mga Pilipino, Walter Caliha, Ednay Chen, gandang gabi po, Rosemary Haida, gandang gabi, Leto Lopez, at I am Worldwide, gandang gabi po, Ma'am Delia. Virginia Gregorio Kamsat, gandang gabi po. Luisa Sibiso, gandang gabi ho sa inyo. Ate Cherry Tusaki Kunbawa, Jenki, gandang gabi sa ating lahat. Maluti ni Muto, gandang gabi po. Oh, ito na. Nais ko, bago po ito ay mag-umpisa ng banatan, Buljakang, Bisdakang, Antonia Anging. Ako po ay Nora Channel. Magpapasalamat muna sa inyong lahat na sumusuporta sa Bisdak Pilipinas. Isang karangalan ho na tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta sa ating channel, Willie Muntisa. Kahit marami na hong nagtatampo sa akin. Kaya konti, pinto, korason, marami nang nag-unsubscribe, marami nang umalis at hindi na tumatambay. Subalit na dapat ay napaka-fruitful pa rin ng Bisdak Pilipinas
Kung Teresita Lee, magandang gabi ho sa inyo. Meron po kasing umalis, meron ding umapalit. Oh, ganun ho talaga ang buhay po namin, mga political vlogger. At meron din namang bumabalik, merong bago. At yung iba talaga, wala na, iniwan ka na talaga. Yeah! Zacharis, magandang gabi ho sa inyo. At congratulations po sa iglesia ni Bisdak Family. Roberto Baguia, congratulations po sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino sa Bisdak Pilipinas dahil nasa 60,000 subscribers na po tayo and counting. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, 60,000 na ho tayo. Mabuhay po tayo. Palakpakan naman natin. Mabuhay. And thank you so much. Hindi ho natin mararating ito kung hindi dahil sa inyo. Ayan, at sana po pagpalain pa po tayo ng may kapal. Or 629. Ayan. Ayan. 60,000 na ho tayo, ha? Okay. Maraming salamat to sa patuloy na pag-suporta sa Bisdak Pilipinas. Hindi po natin nakalain na abot po tayo sa 60,000 subscribers. Dahil ako po ay pinangarap ko lang maka 20,000 subscribers lang ako, okay na ho ako. Ibig sabihin, marami hong naniniwala sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayan. Hindi po ganito kadali. Kaya proud po tayo dito sa Bisdak Pilipinas kahit papano. Narating po natin yung ganyang karaming subscriber. Thank you so much sa inyo. Congratulations po sa ating lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At sana marami pa pong maniniwala sa Bisdak Pilipinas at marami pa pong mag-subscribe. Congratulations po sa ating lahat. Maka 100,000 man lang tayo. Kasi yun tayo, bago lang tayo. Yung sa YouTube channel natin, bago lang. Kaka-start lang natin ng 2021 December ho talaga. Nag-iingay tayo sa YouTube channel pero sa Facebook matagal na ho tayo, so marami na tayong pinagsamahan, pero ito sana tatagal pa po tayo at sana yung mga tambaluslos hindi tayo i-report. Maraming salamat sa inyo, mabuhay po tayong Pilipino. Kaya ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Ma'am Corazon Ostero, magandang gabi sa inyo. Chay Zacharis, maraming salamat sa buhay na manong pakulay, Ma'am Chay. Congrats po. Congrats sa atin. Hindi lang ho sa akin kasi kung wala ho kayo, wala rin Bisdak Pilipinas. Legit po talaga yan. Kaya ako ho, ay hindi po ako magsasawang bumabanggit ng mga pangalan ninyo. Papasalamat. Minsan yung iba, hindi ko nababanggit pero araw-araw po ako pinapasalamatan ko po kayo kasi sabi ko nga sa inyo, kung wala kayo, wala ho ang Bisdak Pilipinas. Kaya huwag kayong magtampo pag hindi ko kayo nasigaw. Sabi ni Saudi Girl, Clement, 100,000. Sabi nga ni Attorney Salpanilo, 1,000,000. Sabi ko kasi Attorney Salpanilo, Attorney Sal, takbo ka pagka senador. Sabi ni Attorney Sal, ilan na ba yung subscriber mo, Bisdak? Nung nagtanong siya sa akin, ano pa lang ako doon? Siguro nasa 40,000 pa lang. Sabi ko 40,000. Sabi niya, hindi mo ako magkumbinsi. Ano muna, pabutin mo 1,000,000, tatakbo ako, senador. sige, 1,000,000 ha? 1,000,000, Attorney Sal, ha? Anyway, mangarap ka man lang, taasan mo na. Libre naman pangarap eh. Tingnan mo si Bibim, nangarap ng 20 pesos per kilong bugas. Wala, hindi natupad. Pero ako mangarap ho ako, tutuparin ko yan. Basta kasama kayo, nandito kayo, tuparin natin ha. Sige ha. Ma'am Miko Roque, magandang gabi sa inyo. Kaya ito ho ngayon, mag-uusapan natin sa Bisdak Pilipinas. Naka! Nasasaktan na ang mga animal. Loros, maayong buntag diha at maayong gabi dito. Didi's Vloggers,
tatablahin at kakasuhan numano? Oh. Sino ang mag-file ng kaso? Yeah, mga tambaloslos? At sino ang kakasuhan ng mga didis vloggers? patay tayo diha. Gandang gabi po, Bridget Sagun. Eh, hindi talaga nila kaya kasi mga didis vloggers eh. Matatalino, no? Ako hindi ako kasama sa matalino, ha? Baka sasabihin na namin yun, nimalo, nagyabang na naman si Bisdak, matalino daw. Dinis ako. Pero huwag niyo akong isama sa sobrang talino. Magandang gabi, Aki. Hindi rin naman ako ubob. At, aminin ko, hindi rin ako matalino, hindi ako plastic, ha? Ay, maraming salamat sa Super Pajikas, Ma'am Sweeties. Maraming salamat po sa inyo. Silent followers ng Bisdak Pilipinas, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Bumati ka lang, ma'am. Thank you so much sa inyo. Mabuhay ka po. Busy ka, ma'am. Thank you so much. Emil Daikino, gandang gabi ho sa inyo. Alam niyo po, nakataba ng puso, kahit ganito lang tayo, hindi matalino. Pero kahit pa paano, pagkatapos ng live natin, kinabag naman kayo. Kahit hindi ganun, ako katindi magpaliwanag, hindi naman din ako bubo. Hindi kagaya ng mga ensaymada balagers na bayarang basahang mga bubong balagers. Pero hindi naman din ako matalino, ha? Kaya hindi ako kasama dyan sa kakasuhan. Eh, magkasuhan ako, ambag-ambag kayo, ha? Ate Cherry, ha? Ikaw mangulikta, ambag-ambag sa piyansa. Kakasuhan ba? Ipunta yun, damay-damay talaga to. Animal talaga naman. Hindi ba kayo nagsawa sa salitang kaso? Hindi kong kakasuhan, no? Patay tayo, damay kami. meron namang dadalaw din sa akin. Nandyan naman kayo eh. Dami ni Kurugi, sana abot ka 100,000. 1 million nga, ma'am. Kilimit. At si mamaya, mag-usapan natin sino yung mag-file ng kaso. At Vice President Indaisara Duterte, ayon kay Attorney Harry Roque, sa ginawa ho ng mga tambaloslos, ay kung magkahiwalay ang pula sa puti, tanggal ang mga bali, ay mas pipiliin umano ng maraming Pilipino si Indaisara kumpara kay Dayunyor. Ay, Ma'am Jessica Hober, magandang gabi sa inyo sa Ravina. Regards sa mag-ama nyo po, Josie Alina, magandang gabi. Ano? Sino ang pipiliin ninyo? Duterte or Marcos? Galit na ho talaga to si Attorney Harry Roque. Talagang hindi na niya mapigilan. Gusto nang manjumbag. Virginia Balunso, magandang gabi sa inyo. The Legend, gandang gabi. At ito pag-usapan rin po natin kakaunti itong pagsagot ni Tambaloslos. Animal talaga naman, no mo? Ay, maganda kayo ng pampiyansa, ha? Marcelo na sa mga Didis vloggers, Animal, no? Bakit ba kayo natatamaan ng mga birada ng mga Didis vlogger? Masaya lang naman kami. Meron pa naman po tayong freedom of expression at freedom of speech. Buti nga sinabi ko dyan, itatakwil eh kung ibabasura. Ay, sabi ng asawa ko, grabe naman, antindi naman yung mga salita mo. Eh ano bang ibang term ng ano, hindi pipiliin? Di ba po, hindi pipiliin?
tayo po ay magsegregate. Nabubulok. Hindi nabubulok. Recycled. Di ba, pareho lang yan. Pipiliin, di ba, basura, itatakwil. Kaya sabi ko, sige na nga lang, itatakwil, baka damputin tayo kinabukasan. Okay, ito. Hindi po napigilan ni Tamba, no? Na sumagot ho dito kay Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong uminit na ng uminit. Talagang palaban ng palaban si Tatay Digong. Kaya, siguro hoy, diba? Ayan, nagpaawa, ipik na naman, parang nagpabiktima na naman, victim ipik na naman. Iipik to kaya sa maraming Pilipino ang berada nitong si Tamba Los-Los? Okay, ito ah. Bago ko ipli ho yung video na yan, ay pasintabi ho tayo sa reporter na ito. Kasi sobrang overacting talaga ng reporter na ito, na akala mo naman ang tapang talaga ni Tamba. Akala mo ang tapang-tapang, hindi naman kayang buksan yung libro. Sabi ni Teresita Lim, open the book. Open the book nga, ang tapang, hindi kayang buksan eh. Kaya ito po, pakinggan po natin balitang ito. Binanata ni Pangulong Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabwatan daw ito sa mga komunista para umano sa pagkandidato nito sa pagkapresidente. Sagot naman ni Romualdez, isang tabi muna ang anya'y chismis na yan. Nakatuon daw siya sa kanyang trabaho bilang speaker ng Kamara. Iyan naman ang tinutukan ni Salima Refran. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Kongreso. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo? Pulis pati militar. Paging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila and let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa iyo ngayon na. So, ang presidente, I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA. Makalite lang po, nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. Kinuha ng mga mamamahayag ang reaksyon dito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pagharap nito sa Senado kanina. Pero ang sinabi lamang niya, pwedeng kuan, alamin ko lang muna yung what particular details or particular role ng PNP na nababanggit kasi mahirap, baka magkamali ako lang. Okay. Alam niyo po, no, itong mga bayarang media, no, Marilo Torea, Josephine Andres, Ma'am Lourdes Ismas, magandang gabi ho sa inyo. Talagang gumagawa ho sila ng eksena, no, ito, JMA, at gusto nila palakihin yung issue na binibitawa ni Tatay Digong, especially ho, sa sinabi ni Digong patungkol sa yung karapatan ho ng mga militar na magkaroon ng kudita kung sakali ho meron ng talagang matinding korupsyon sa Pilipinas at bulok na ang sistema ng ating pamahalaan. Diba, patungkol ho dyan. Gusto nilang kunin yung mga ganong salita at gawa nila ng issue upang gawing masama si Digong. Pero mga Pilipino kasi hindi naman tanga-tanga talaga eh. Merong tangang Pilipino, mga pulawan. mga BBM supporters. Ang naniniwala sa mga black propaganda ng mga mainstream media. Hindi naman na epektibo yan. Kaya kinuha po nila yung opinion umano ni Acorda. Eh, tablado sila kasi. Siyempre si Acorda, hindi naman magsasalita against Duterte.
dahil alam naman ni Acorda kung gaano sila pinapahalagaan nung panahon ni Tatay Digong. Kaya ito po talaga ang ano, magandang ginawa ni Digong sa mga kapulisan at militar. Yung bukod sa tinaas po yung sweldo, dinuble, ay yung moral ng mga yan na itaas sa panahon ni Digong. Kaya hindi po kayang tablahin si Duterte ng mga kapulisan at militar. Kaya kahit anong sabi ni Digong, mga ganyan-ganyan, military, babanggit siya, hindi ako takot kasi nandiyan naman mga militar. No, ibigay mo ang Pilipinas dyan sa mga animal. Subukan natin kung ano mangyayari sa ating bansa. Basta hindi ako takot. Kasi nandyan yung mga kapulisan at militar. Kasi alam ni Digong, yung loyalty ng mga yan, Duterte ho yan. Totoo naman. Ito yung nahihirapan talaga ang Marcos administration. Promise ha. Para sa akin ha, wala pa naman tayong Marshall ho. Para ho sa akin ha, para sa akin, ay hirap na hirap itong Marcos administration kunin yung loyalty ng mga kapulisan at militar. Hindi ko naman sinabi na hindi loyal ang mga to, pero yung if you are talking about loyalty, na kasing loyal na binigay nila kay Digong nung panahon ng Duterte administration, hindi ho nila kaya ito. Mahihirapan sila. Kaya kung ano-ano ng issue ginagawa ho nila eh. Kaya winawasak nila ang Duterte ngayon, si Tatay Digong. At hindi nga ho natin alam yung issue about kudeta eh. Sila-sila rin gumagawa, hindi natin alam yun na. Gawa ng issue tapos ipupukol kay Digong para magalit ang mga kapulisan or militar kasi wala pa naman nagsasabi ng totoo. Tsaka si Browner, hindi naman niya sinabi kung sinong mga militar na nagsasabi na may kudeta. Baka sa akin lang. Tuloy o. Si Romualdez, sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at spekulasyon tungkol sa eleksyon. At ituon ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pag-unlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa... Eto ha! Chismis! Chismis ng prinsesa ni Tamba. At saka hindi po pwedeng sasabihin ni Tamba na chismis yung sinasabi ni Digong. Nakikita ng mga mata ng maraming Pilipino na yung direksyon nyo talaga ay para sa 2028 election. Anong pagtunan yung bayan? Pagtunan yung bayan o pagtunan yung kaba ng bayan na malimas? Nandyan ka na namang di na natuto at Rizal. Anong chismis? Anong maritis? Kayong maritis? Sus Ginoo, ma'am sir. Yung galaw ho ninyo, legit talaga yan? Na para sa 2028 presidential election, hindi po pwedeng dayain mo si Digong. Sabi nga namin dito po, tsa, kung kainan ha, si Digong, sa Bisaya, nanghingiki na eh. Nag-toothpick na si Digong eh, kayo po, tsa, pumila pa kayo. Ma'am Elizabeth, yun si Tane, magandang gabi. Ah, ako ha, hindi ako naniniwala sa mga birada ni Tamba eh. Iwasan daw pa mumulitika. Putsa kayo yung namumulitika, animal? Anong ginawa nyo kay Inday Sara? Hindi pa mumulitika? Yung pinagtutulungan ninyo si Inday Sara dyan sa Kongreso, hindi pa mumulitika? Pinainit ninyo si Tatay Digong ng Tudo, hindi pa mumulitika? Gumawa pa kayo ng resolusyon 1414, hindi pa mumulitika yan? Ay putsa, tanga lang maniniwala sa inyo, sir. Okay, sige. Ano sa tingin ninyo ginagawa niya? Hindi ba ito preparation sa 2028? Na binibira si Inday Sara, gustong gawing binay eh. Gawing binay 2.0 eh. Gusto niyo nang i-impeach? Pinagkakaisahan nga ninyo. Ano bang tawag dun? Oh. Ang problema lang kasi sa inyo, masyado kayong balat kayo.
At ginagawa ninyong ang mga Pilipino mga tanga at ginagawang ututo. Para budol ba? Budol ang dating, budol. Alam niyo ng budol? Yung ginawa ni Bibim sa inyo. Tama, Lisil Mabi, hugas kamay nga. Hindi mo naman kasi pwedeng dayain yung digong. Butyangin na. Hindi mo pwedeng gaguhin, sabi nga ni digong, huwag tayong maglukuhan. Huwag tayong maglukuhan dito. Paano masasabing hindi 2028 election yung pinaghahandaan ninyo, eh yung contender sa presidential candidate para sa 2028, binibiraho ninyo? Binira ng todo. Nung paglabas ng unang survey, presidential survey, ang aga-aga, di ba? Gumawaw sila. Lumabas, si Inday ang number one. Milya-milya yung lamang. Si Tambaloslos, point yata, point something lang. Kaya si Tansyong ko at Kiyosudo, Maria Lourdes, magandang gabi sa inyo. Doon yung umpisa ng banat ninyo, namumulitiko kayo. Kaya nga sinabihan, inilayasan ni Inday yung lakas si MD na, ang ina, kayo na lang dyan, mga ambisyosong tambaloslos kayo. Anong tawag dyan? Di ba pamumulitika yan? Oh. Tapos, nagalit si Inday ng todo, tinira na naman ninyo confidential funds. Anong tawag dun? Hindi ba pamumulitika yan? Diyos ko, Ginoo. Nung uminit ng uminit yung ulo ni Inday, hayan, si Tatay Digong, naglabas ng statement, sinabihan kayo mga rotten institution, nagalit na naman kayo. Tinira si Inday, o tinira si Tatay Digong, nagpalabas kayo ng Resolution 1414 para sa sarili ninyo. O anong tawag doon? Di ba pamumulitika? Huwag na tayo magdayaan. Lakman, maniwala kayo sa kanya? Diyos ko, ano man. Tuloy. Sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Sos, Ginoo, bot-bot mo! sige nga. Uuyo na natin yung sinabi niya na nakatutok daw siya sa kanyang mga responsibilidad. Ha? Ano ba ang posisyon niya? Speaker of the House, Representative. Ano ba ang tungkulin ng Representative? Di ba ho, magbalangkas ng mga panukalang batas ng mga kongresista, mga buhaya, mga animal para magiging ganap na batas. Kung pakipakinabang yan, upuan po ninyo, magpasa kayo ng maraming batas para sa mga Pilipino. Meron ba kayong ginawa? Ilan bang batas ang naipasaho ninyo kung ginagawa po ninyo yung inyong tungkulin, mga prioridad umano sa buhay bilang isang mambabatas? Meron ba? Wala. Ano bang ginagawa ni Martin Romualdez? Namigay ng ayuda parang DSWD. Akala mo naman galing sa Taliano Gold yung binigay niya. Sabi ni Sid, wala nang paligoy-ligoy, buksan ang libro. Wala kang libro, wala pang nabili sa Quiapo. Anong nyo, ginagawa mo? Kakatuto ka sa responsibilidad nyo? Ano? Ano bang responsibilidad mo talaga? Sama-sama sa pinsan mo? Napasyal-pasyal sa buong mundo, walang nagawa. Nagkakalat lang kayo ng pera, nagwawaldas. Ang galing ng trabaho nyo, no? Anong responsibilidad ninyo ngayon? Responsibilidad, paninira kay Inday. Labas ng black propaganda. Kaya nga ho, galit na galit ngayon si Attorney Harry Roque dahil sabi ni Attorney Harry Roque, umpisahan nyo yan. Ipagpatuloy nyo po yung kahibangan ninyo ng magkaalaman. Tingnan ho natin kung sino ang pipiliin ng maraming Pilipino. Kayo mga BBM supporters, nandito kayo? Ayon sa Mada Balagers? Mag-like kayo! Mag-like!
Sige, anong ginagawa ninyo? Smugglers, pirami, pinarami. Kaya narito po ang galit namnamin ho ninyo. Ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Kahit kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Hello! Hello! Tamba! Tamba! Hello! Hi! Narinig niyo sinabi ni Attorney Harry Roque? Hello! Gusto niyong impeachment? Aba, ang lino ng sinabi ni Attorney Harry Roque. Kung gusto niyong i-impeach si Inday Sara, i-impeach muna yung nagbigay. Bago kasi wala naman pong tatanggapin kung walang ibinibigay. Di ba? Wacha, in-impeach yung sarili ninyo. Bigay sa mukha kung bawa. Simple lang sila abin ni Attorney Harry Roque, ha? Hi! Hello! Yes, itansyon ko. Salamat. Magandang gabi. Siljan Mix Vlog. Umpisa na natin. Alam nyo po, pabalik-balik na ako nagko-comment yan. Sabi ko sa inyo, oras pag ipilit mo talaga yan ng Marcos administration at sundin ang utak ng kamatayan block. Kumuha kayo ng bato, pinukpok nyo sa ulo at yung bukol dito. Ano ba to? Dito mo pinukpok. Pok! Nagsabing tuwang-tuwa ka, no? Uy, walang bukol, salamat. Nung pagtingin mo sa lamin, bakit dito bumukol? Eh, sasabi ni Attorney Harry Roque, hi, hello. Manat, Attorney Harry Roque. Pero alam nyo, ang mabuting balita, bagamat desidido na ang kamera, di umano, kasama rin si Speaker Romualdez na isulong itong impeachment na ito para talagang matuldukan na ang mga Duterte, nag-aantay naman daw sila ng basbas kay Presidente. Mm-hmm. At talaga namang naniniwala ako na kinakailangan ngayon, basagi na ni PBBM ang kanyang katahimikan. Sa kauna-una ng pagkakataon, ito po, meron akong aaminin. Nung panahon po ni dating Presidente... Okay, bago ka umamin, tika mula. No? Basagin nyo na po ang itlog nyo, Nyor! Narinig niyo sinabi ni Attorney Harry Roque na talagang pag magkaroon ng impeachment ay may basbas po talaga, Nyor. At sabi, may utak di umano si Tamba. Kaya basagin niyo na po ang itlog na pula sa ilalim dilaw. Diba? Yung itlog na pula, pag binasag mo sa ilalim dilaw. Nyor, basagin na natin, Nyor. Buk-a ba, buk-a? Nang malaman natin kung bugok ba yan. Kasi kung hindi po magbigay ng statement dito si BBM, kahit sabihin ni BBM na, no? Wala akong kinalaman dyan. Ewan ko yung pinsan ko, ang galing-galing mag-isip ng ganyan. Wala akong basbas dyan. Kasi kung wala kang basbas, magsasabi ka. I-pronounce mo kasi po, China, eh, kaalyado ko yan eh. Binuhat ako eh. Binuhat ako ng agila, yung kuting, binuhat. Inangat sa taas ng agila. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin ng pinsan mo. May mga impeachment na nagkaroon ng issue. Puta, pambihira. Anong meron? Tahimik naman si Junior. Kaya yung itlog mo daw, basagin mo. Daloy, Atorne. Duterte, meron din nagnanais na i-impeach si Lenny Robredo. Okay. At siyempre, alam naman nila na hindi naman susulong yung impeachment na yan kung wala rin basbas ng ulo ng presidente. Mm-hmm. Ano naging desisyon ni Presidente Duterte?
Eh bakit nyo i-impeach? Mm-hmm. Sabay isang banta sa ating administrasyon? Correct. Kaya wala pong nangyari dun. Mm-hmm. Pero nakasulat na po ang impeachment labang kay Lenny Robredo, pero ang sagot ni dating presidente PRRD, hindi. Para kay? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Correct. Hindi ko naman siya kinukonsiderang banta. Bakit kinakailangan i-impeach? Hayaan mo siya dyan. Wala naman naniniwala sa kanya eh. At meron nga bang naniwala sa anim na taon na walang tigil na pagbatikos ni Lenny Robredo kay dating Presidente Duterte? Wala. Mm-hmm. Dahil ngayon. Okay, tingnan mo ha. Ito, Atty. Harry Roque, no? Total, umamin ka man. Sinabi mo na gusto talaga, may gustong mag-impeach kay Lenny Robredo, ha? Nung nakaraan, at papel na talaga yung impeachment ko, no? Pero sabi niya, ayaw naman ni Digong kasi nga ang impeachment may bas-bas sa presidente. Galing ng presidente. Katas-taasang kagalang-galangang my lord. Busabos. Kuno, pag mayroong impeachment, doon po yung approval, may bas-bas. So ngayon, ito sa panahon ng Marcos Duterte ngayon. Kasi sabi kasi ni Atty. Harry Roque, sabi ni Digong, bakit i-impeach? Hindi naman banta yan. Hindi naman ako takot dyan kay Lenny Robredo. Ayaan nyo. Diba? Anim na taon, wala namang naniniwala. Pero ngayon, iba. Iba ho. Marcos Duterte. Mas maraming naniniwala sa mga Duterte kaysa Marcos. Mas maraming nagkikinig sa mga Duterte kaysa Marcos. Mas malakas ang mga Duterte kaysa Marcos. Ha? Nainisip po nila na ang mga Duterte ay banta sa mga Marcos. Galit na nga si Ma'am Shee. Ang sabi pa nga, banta itong si Inday kay BBM. Nakarang eleksyon, sinabi ho niyan. O ito tayo ngayon. Kasi sabi nga ni Atty. Harry Roque, wala namang impeachment nun eh. Kasi hindi naman ho talaga yan ano. Banta si Lenny Robredo, di naman si takot si Digong eh. O ngayon, baliktad. Baliktad ngayon. Ang vice-presidente, kamay na bakal, Duterte. Ang presidente, Niwek. Niwek! Banta ba? Banta. Jima pasyente, maraming salamat. Welcome sa Bisdak Pilipina. Kasi kung pagbabasihan no natin yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, may sense. May sense. Malalaman mo, madaling ipuzzle, hindi mo maintindihan mo. Kasi ang point niya yan, panahon ni Digong, mayroon namang impeachment talaga daw kay Lenny Robredo, hindi nagpo-prosper. Kasi nga ho, walang bas-bas sa katas-taasang kagalang-galangan, my lord. Walang bas-bas galing sa presidente. So ngayon ito, napakatahimik ni BBM. Baka nga may bas-bas to. Kasi nung nag-iingay, si Tamba. Iwas Pusoy. Tuloy, Atty. Harry. Maniwala kayo't hindi, tanggapin o hindi. Mm-hmm. Ayon sa survey, pinakamahal na presidente pa rin ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mm-hmm. So, yan pong mabuting balita. Nako, Atty. Harry Roque, magagalit ang mga pulawan sa'yo. Alam nyo ba, ayaw talaga ng mga BBM supporters yung ganyang mga terminolohiya. Promise. Ayaw talaga yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Sa ayaw ninyo sa gusto, maniwala kayo sa hindi. Ang pinakamamahal pa rin ng mga Pilipino na presidente ngayon ay si Tatay Digong, Duterte pa rin. Ayaw nila yan. Magagalit mo talaga sila, awayin kayo. Na, sasabihin nila, ay, mas okay si BBM, mas mahal ng mga Pilipino si BBM.
ilan ang nagmamahal? Ramis, Ramis, subukan ninyo magpost sa inyong wall. Sasabihin ninyo, si Digong pa rin ang mahal ng mga Pilipino. Nako, galit na galit yung mga animal, gustong manakit. Ah, ba't totoo naman kasi? Alam mo kasi pag totoo, talagang nakakasakit. Pag sinabihan ka, ang pangit mo. Pag nagalit ka, totoo. Kaya nga kung magsinabihan ako ng mga sa mga trolls, ang pangit mo, bisdak. Ah, hindi ho ako nagagalit, masaya ako dyan. Kasi hindi naman ako tinamaan, mambihira. Pangit ba to? Pangit man sa inyong paningin, gwapo naman ang damdamin. Kaya sabi ni Tatay Digong, the most rotten institution, Congress. Putya, animal, nagsireact sila eh. Galit na galit kasi totoo. Sugat na sugat, sugat na sugat eh. Iyak si Tambaluslos. Pinsan! Digong, pinsan! Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Inabihan kami, the most rotten institution eh, Congress. Eh, gawa ka ng resolution, 1414. Gago. Hay! Kaya, animal, gawa ng resolusyon. 1414, talsik si Gloria. Pati si Ungag, Ungab, talsik din. Pati Laway, talsik din. Dere na sa akin. Ay, cute lang talaga, ma'am. Cute lang. Sabi, Mr. Stomit ko, binawa. Ah, napikon sa'yo, bisdak. Sos, daming pikon sa akin dito, eh. Alam mo yung bago ko pagpatuloy sa Tornyari Rocky, total, Sabado naman. Alam mo, kagabi, di ba? Yung piniplin natin video na, ano, Bisaya. Tapos kinanta ko, sabi-sabi ng trolls, animal ka, pakanta-kanta ka pa, ang pangit ng kanta mo. Ang bagong Pilipinas? Pangit na ng kanta eh, kantan nyo naman yun. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ganun. Ang isang sakong bugas, 1,800 na ang tunga. 120 pesos. Galit din ang mga animal. Galit na galit, gustong manakit, pangit daw, pero nanonood. Loko talaga kayo. Tuloy, attorney. At least malalaman natin sa pula sa puti, ito. Ano ngayon ang paninindigan ni PBBM pagdating dito sa impeachment na ito. Ang mga kongresista, alam ko po yan, galing ako dyan eh. Mm-hmm. Hindi yan susuporta sa impeachment na alam nila na tutol ang presidente. Mm-hmm. Pinangangalandakan nyo na lumalakas ngayon ang lakas. Oh, teka. Ito, bago ko ipagpatuloy, maganda kasi yung sinabi niya, yung huli, sabi, hindi po magkakaroon ng impeachment, no? Pagtutol ang presidente. Ah, oh, pagtutol. So kung hindi tutol ang presidente, anong resulta? Magkakaroon ng impeachment complaint. Kaya mag-like kayo. Mag-like na kayo. Hello! So ibig sabihin, puta, posible. Posible! Maghiwalay ang puti ay green. Green na lang, green. Kasi puti sabi niya eh. Green. At pula. Puti at pula maghiwalay daw. Tanggal ang bali. Daloy, Atty. Harry Roque. Hello, kailan ba ho hindi lumakas ang partido ng presidente sa Kamara? Mm-hmm. Palagi po yan. Ang PDP laban, ang panahon ni dating Presidente Duterte, dadalawa lang ang PDP laban. Si Speaker at saka yung isang taga Mindanao na Muslim na kongresista. Pero dahil nga nanalo si Presidente, abay, super majority rin ang PDP laban. Huwag niyong linlangin ang inyong mga sarili.
mm-hmm. na ang inyong lakas ay dahil sa inyong mga sarili, ang inyong lakas dahil sa presidente. Pero ha, ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, aha, magdidesisyon ng Pilipino. Patay! Sino ang mas karapat dapat na mamuno? Doon. Alalalalala! Ah, ito na! Hello! Jong, jong, jong! Jong, jong, jong! Pag-ipili to ninyo yan, mamimili ang maraming Pilipino kung sino po ang leader na kanilang susuportahan. Si Inday Saraba! Ah, si Junior! Ito na ngayon. Pustahan tayo kahit mag-survey tayo. Ngayon, gusto nyo, survey tayo? Meron sa rigoro boboto kay BBM dito, yung mga hindi nag-like. Ah, sige nga, subukan nga natin dito mag-survey tayo. Survey nga tayo dito bago matapos. Ha? Sino ang inyong pipiliin? Ha? Inday Sara, BBM. O, simple. Pili. De, sino ang inyong pipiliin? Eh, total, sabi naman ni, ano, ni Atty. Harero, kay sino? Ah, mamimili. Mamimili ang mga Pilipino. Sino na lang ang pipiliin na lang? Sino? Ang inyong leader na pipiliin. Okay? O, siyempre, lagay natin dito, BP Sara. Boto tayo, ha? Boto-boto. BP Sara. Tapos, lagay natin kuting. Ay, wag naman kuting. Ah, respeto tayo, konti. Respeto, konti. Konting respeto lang. Respeto. Respeto. Respeto, amigo. Oh, lagay natin BBM. BBM, ha? BBM. BBM, okay na yan. Gusto pa ninyo, lagyan ng P. Okay, ha? Boto na! Ayan na, polisorbeo natin ngayon sa Bisdak Pilipinas. Sino ang inyong pipiliing leader? BP Sara ba o si BBM? Boto na! Okay. Okay, mga amigo, mga amiga, 20 pesos na po ang kilo na ang ambugas. 20 pesos ang gramo. Piso ang isang lugas. Piso yung isang botel. Okay, banat, Atty. Harry Roque. Sa pinagsasabong ninyong mga leader. Okay. At huwag kayong magsigurado mm-hmm. na ang manok ninyo ang pipiliin mm-hmm. na mas nakakarami. Mm-hmm. Dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Merry Christmas! Huwag mo kayong magpakasiguro na ang pipiliin ng mga Pilipino ay inyong manok na pula. Ang manok na pula. Oh, masawa ng Diyos may isalutang. Huwag kayo magpakasiguro na ang inyong manok ay pipiliin ng Pilipino. Diyan kayo nagkakamali. Ang manok na pula, pang sabong lang sa sabungan. Ay, nahiya. Ah, 100% Inday Sara sa isip. Ay, bakit? Tsaka na, ako lang mag-isa solo. Salamat, ha? Inday tayo. May kuro kayo walang tali yung manok na pula. Ay, hindi pala pang sabong yan. Pang kawali ho yan. Ang sarap gawing tinula. Lagyan ng papaya. Magnakaw ka ng malunggay sa kapitbahay. Magnakaw ka ng tanglad sa kapitbahay. Ayan, ang manok na pula, tinula na. Ha 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 ha!
Butang hirap lang. Gandang gabi sa inyo. Okay, ha? Nagkaintindihan tayo. Huwag kayo magpakampante na pipiliin ang manok ninyo ng maraming Pilipino. Kung maghati-hati na tayo, pula sa puti, tanggal ang bali. Tagumpay! Bad trip na naman ang mga... Oh, okay, mabad trip sa akin. Masaya lang ako. Atore, banat! Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, eh kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte. Kung siya ay tumakbo ng presidente. Naka, Atty. Harry Roque, hindi tanggap nila yan. Narinig niyo, 1%. Ito pa lang, 1% lang kayo eh. I-share niyo sa mga ano ninyo, kapisanan. Kapisanan ng mga bubong bayarang basahang mga vlogger. Nang mag 2% man lang yan. O, narinig nyo? Si Inday Sara ang sakim pa. E di sana si Inday Sara presidente na ngayon. Pinagbibigyan lang kayo. Hindi naman kasi sakim si Inday. Mga Duterte, hindi sakim. Ayaw nyo matanggap, no? Ay, sakit. It's really hurts. Ayaw po nila yan matanggap, Atty. Harry Roque. Na kung hindi dahil kay Inday ay naging presidente si Dayunyar. Ayaw po nila, ayaw po ganun. Gusto nila, dahil daw sa Marcos nanalo ang Duterte. Gago talaga. Ang lupit talaga ng mga animal, no? Kantahan ko nga kayo ng mangarap ka, mangarap ka, mangarap ka ng 20 pesos per kilong bugas. Oh, hindi na ako nagsabi niyan, si Atty. Harry Roque na. Nagagalit na naman kayo, totoo naman yan. Ang ituloy, Atty. Harry Roque. Ay lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya ay mahalal bilang presidente. Walang kaduda-duda, presidente ngayon, si Inday Sara Duterte. Yes! Yes, yes, yes! Kung sakim pa lang ang mga Duterte sa kapangyarihan, hindi pumayag yung tatay niya na nasulot ni Super Ate si Inday. Tandaan nyo yan. Correct ka, Atty. Harry Roque. 100%, 1,000, 1 million percent. Presidente legit po si Inday Sara ngayon. Kung nagbanggaan si Inday Sara at si BBM, saan ang punta ni BBM? Sa septic tank. Sabi, bakit septic tank diretso? Padaanin mo naman sa Inidoro Bisdak. Wala na, hindi na uso yung kutso, diretso Inidoro. Diretso septic tank na, padaan yung pa sa Inidoro. Wala nang septic, wala nang Inidoro, Inidoro pa. Septic tank para diretso. Tapos na tayo. Ano? Totoo yung sinabi na Atty. Harry Roque nga. Kasi sa survey, malakas talaga si Inday. Check. Wala naman akong nakikitang Marcos supporters. Puta, milya-milya naman ang lamang ni Inday sa survey kasi. Kaya gumalaw yung mga ahas eh. Ha? Gumalaw yung mga ahas. Animal kayo. Inahas ng tuluyan, pinakain ng apple si Inday. Bakit apple? Parang Snow White lang, no? Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Buksan ni Inday, Snow White. Ako si
Super ate. Kainin mo ang apon. Bakit? Ano meron? Masarap yan. Pag kinain mo yung apple, makapag-desisyon ka sa buhay mo. Kasi balita namin, gulong-gulo ka kung ano ba talaga ang tatakbuhin mo sa national position. Kaya, ito sa'yo ang apple. Nako! Nang kumain ng apple si Inday Sara, ting-n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 ing. Sasama ko sa'yo, super ate. Saan ka pupunta? Sabi sa super ate, punta tayo, unit team. Mag-unit team tayo, vice presidente ka, BBM presidente. O nangyari? Kaya huwag kasi kayo masyadong magmayabang, mga BBM supporters, mga Ensaymada Balagres, wala kayong ano, lakas. Mahina kayo. Mahina ka. bakit parang ano lang? Bakit pareho lang ang tuno? Mahina ka. Isa pa, mayabang ka. Legit naman. O, tuloy, Atty. Harry Roque. Pero hindi po gahaman sa kapangyarihan si Inday Sara. Alam niya ang kinakailangan niya magpahinog. Alam niya na ang karanasan ng mayor ay hindi pa sapat para maging presidente. Bagamat ang lola niya ang leader ng anti-Marcos sa Davao, sabi niya, sige, magkaisa na tayo. At yan nga po ngayon ay kasaysayan na. Dahil... Okay! Naibilis na yan, magandang gabi. Ako first time ko ito, nalalaman ha, kay Atty. Harry Roque. Yung lula pala, lula ha? Lula ni Inday, sabi ni Atty. Harry Roque, ay anti-Marcos talaga. Soko. Sin of the crime, operative. Dahil ang alam natin na yung tatay ni Digong nagiging gabinete, yung first year yata ni Marcos Senior. Ah, ito bago. Si Inday Sara, yung lula niya anti-Marcosis. Naku, may hugot ito. Mayroong pinagdadaanan pala. Naku, yari kayo. Magsiiyakan kayo ngayon. Huwag ninyong galawin talaga ang baso ni Inday. Kunti na lang mabiak yan. Alagaan nyo yung baso ni Inday, ha? Baka mabiak. Naku, mag-black-black ay kayong lahat. Atty. Nagbigay ang Inday Sara Duterte, presidente ngayon si PBBM. At kung hindi nyo po nakalimutan, nung mga panahon na nagdesisyon si BP Sara na maging maging vice president, hindi naman po nangangalampag ang BBBM bilang the leading contender for the presidency. Correct. Kinailangang ikampanya ng matindi ni BP Sara si PBBM. Tatapating ko po kayo. Tama po kayo, yung mga nasa kampo ni... Okay, tika. Bago magtapatan. Kailang. Tulos ipon ko, ah. Okay. Alam niyo ba? Tama naman, ah. Si Inday Sara ang nagbubuhat kay BBM. Si Inday Sara ang nagpakilala kay BBM sa buong Pilipinas. Hindi nyo ba alam, mga tambaloslos? Inikot ni Inday Sara ang Pilipinas. Nag-motorcade. Si Inday simula Mindanao, Visayas hanggang Luzon, ang bagong Pilipinas. Umikot si Inday. Si BBM hindi umikot. Umikot sa kwarto sa Kulambo. Si Inday nagpakilala kay BBM mula Mindanao, Visayas hanggang Luzon. Alala nyo yun? Si BBM nangunguyakoy.
Dila sila ni Pastor Kibuloy magkasama. Yung kasama rin si Ari Rocky yun eh. Motorcade. Nangunguya ako, hindi sumama si Bibim. Hindi kasi marunong magmotor. Barang-barang si Marcupal lang eh. No? Si Marcupal nagmotor sa Yolanda. Nako, tumba. Baka ganun din siguro yung pinsan niya. Ah, pinsan naman sila eh, magpipinsan. Pinsan ni Maruas yung asawa ni BBM eh, di pinsan sila. Nako, pag nagmotor, baka matumba lang. Kaya sinday, astig. Inikot din, day. Buhat na buhat. Buhat ang kuting ng agila. Ngayong gusto pang i-impeach, mga tambaluslos kayo. PBBM. Tayo po ng PBBM dahil yung kinikilala nating leader, Inday Sara, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ang pangalang Marcos. Aha! Hindi po ako nag-iisa ha. Aha! Marami po talaga sumuporta kay PBBM dahil naniniwala kami na dapat bigyan ng respeto at bigyan ng tiwala ang desisyon na kinikilala nating leader. Isa na po ako doon. Mm-hmm. Huwag naman po matapos magbigay. Okay! Okay! Ito yung hindi matanggap ng mga pulawang bayarang basahang mga vlogger ni BBM. Manirad, gandang gabi sa inyo. Na ibinuto lang si BBM ng maraming Pilipino dahil nga po kasama ni Inday. Yan ang totoo at tunay. Gandang gabi, Missing Etsky, Jolis Likayan. Hindi po nila natatanggap yan eh, matatanggap na lahat ng mga DDs na bahit galit naman kay BBM, bumoto na lang. Kasi nga dahil kay Inday. Kasama si Harry Rookie yan. Napilitan lang si Harry Rookie. Kasama si Pastor Kibuloy dyan. Hindi naman talaga yan, Marcos. Bumoto lang. At mga taga Davao, Mindanao, pati Muslim community. Hindi naman mag-Marcos ang mga yan eh. Dahil yung Muslim community ay pinahirapan ng mga Marcoses yan. Maraming napas lang ng mga kapatid na Muslim. Pero nang dahil kay Inday, ibinuto ho si BBM. Nama ba? O sobrang tama? Ano ba, Mr. Stupido Kubido? Real talk yan, busbisdak. Tama po yan. Sobrang tama. Tamang tama. Ito ay ayaw talaga matanggap ng mga BBM supporters eh. Na kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi ninyo makakuha yung Malacañan. Pero ngayon, parang ginago na ninyo ang mga Duterte at kailan ninyo. Sus, mga kapal ang mukha ninyo. O ito, banat Attorney Harry Roque. Guy, wag naman po matapos. Kumbinsihin ni Inday Sara ang kanyang mga supporters na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos ay itatapo na lang na parang basura ang ating Vice President. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At sana po, hindi nyo na matutunan ito sa paraan na pagsisisihan ninyo sa huli. Nakaw, pagsisisihan ninyo sa huli! Aba, legit yung ano natin, ha? Legit yung caption natin, ha? Na pipiliin umano si Inday Sara pag nagkahati-hati ng pula at puti kumpara kay BBM. BBM itatakwil. Nako, libat-libat na si Atty. Harry Roque. Anong sabi ni Atty. Harry Roque? Pagsisisihan nyo. Sobra ho talaga. Pagsisisihan nyo ng sobra-sobra yan. Tama naman sinabi ni Atty. Harry Roque. Ang ginawa nila ngayon kay Inday, parang basahan lang na tinatapon sa basurahan. Pagkatapos ginamit, pinunas, tinapon na. Ganun yung mga pagkatao nila eh. Pag wala ka ng pakinabang, itsapwira ka. Look at ano, Vic Rodriguez. Eh si Vic Rodriguez, galit na eh. Diba si Vic Rodriguez? Ang grabing paghihirap ni Vic Rodriguez 2016 eh. Parang si BBM eh. Siya na nga yung little BBM. Lahat sinasalag ni Vic Rodriguez. After all, anong ginawa? Tinapon parang basahan. Well, ano, mga Pilipino, bumoto sa kanya.
Binuto siya. Ano? Anong nangyari ngayon? Nasaan siya? Mas pinapaboran yung mga oligarkiya kaysa mga ordinaryong Pilipino. Anong ginawa niya? Pasyal-pasyal. Pasyal dito, pasyal doon. O tingnan mo, ngayon. Huwag na nating isipin yung ipinangako niya kasi walang totoo doon. Ito na lang. May lindol sa Mindanao. Ano ba naman yan? Na magbigay ka ng mensahe, magpaabot ka sa mga Pilipino, nasasabihin mo na, o mag-ingat po kayo palagi dyan, mag-ingat kayo kasi may lindol. Anong nangyayari? Tahimik. Nasaan siya? Wala. Ayun, baka nanood pa ng Ipuan Rising. Ganon, mga Pilipino, nakuha na buto ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero Duterte, Inday Sara. Ito si Inday Sara. O, palabas natin. Mga kababayan, nakakabahala po ang malakas na lindol na nangyari sa Mindanao kaninang alas 4 ng hapon. Ako man ay nakaranas din ng malakas na lindol noong ako ay alkalde ng Davao. At meron itong dala na trauma. Kinakailangan natin maging kalmado at unahin ang pag-check ng ating mga bahay at gusali para paghanda sa mga aftershocks. Nakuha na po natin ang report ng Office of Civil Defense at tayo ay bahagi ng meeting para sa Disaster Council Response Cluster. Lahat ng local disaster councils sa mga lugar na nilindol ay dapat meron ng report at nasimulan na ang kanilang pagresponde, lalo na sa pagbalik ng kuryente sa apektadong lugar. Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa. Shukran. Yun! Yan dapat ang ginagawa ng Tatay ng Lipunan, just like Tatay Digong. Ngayon, Inday Sara ang pumapil. Bakit hindi ba pwedeng magbibideo ka dyan sa Amerika? Habang nanonood ng Ipuan Rising? Samantala yung bayan mo dito, nalindol lang napakalakas. 7.2, di ba? Napakalakas sa dinsan. Wala bang mensahe, putap pipin nyo? Bulag nyo? Bingin nyo? Ito yung sinabi natin, ito yung tatak Duterte. Na hindi po tayo iiwanan ng mga Duterte sa mga kahirapan, sa hirap at ginhawa. Ang Duterte ang maasahan. Talagang pipiliin ang mga Duterte. Kaya tingnan mo ngayon. Eh ako, sino bang pipiliin natin? Yung may malasakit sa bayan. O ito si Inday, oh. Video message lang naman yan. Kahit yan lang, okay na yan. Pero nasaan ang presidente? Ipapadala mo lang. May ganyan mensahe, naku, nayari na. Kaya maraming salamat, Inday Sara. Palakpakan po natin si Inday Sara. Kailangan natin yung ganyang leader, may malasakit. Hindi kasi yan mawawala sa dugo ng mga Duterte talaga. Legit na dala. Yan yung napamana ni Digong saka mga anak niya. Yan yung tatak Duterte, may malasakit. Hindi niya kayang tiisin ang bayan eh. Kahit walang tulog yan, talagang maglabas ng statement. Look at Tatay Digong. Ganon din ginagawa ni Tatay Digong. Ha? Kung presidente siya, pag may mga ganito, lindol-lindol, bagyo, hindi natutulog si Digong 24 oras. Pero si BBM, tulog 24 oras. Nagalit na naman kayo. Tama, totoo naman. Hindi naman talaga. Oh. Real talk lang pinag-usapan natin dito. Oh. O nasa na? Isang araw na. Wala pa rin statement ng presidente. Inday, di ka namin iiwanan, Inday. Maraming salamat sa inyo. Ay, bago po tayo magpatuloy, meron ba akong nasagap na balita, oh? Oh, ito, ah. Ay, congratulations pala sa anak ni Black Mamba, nanalong Miss Universe. Sorry. Ede Miss Universe. Ay, congratulate naman natin yung anak ni Black Mamba na nanalo po sa patimpalak sa pagandahan. No, hindi natin alam kung anong pagandahan 'yan.
ay second runner up ho. Nay, morning, John, ay. Gandang gabi, Nay. Oh, ito, last na. Last na, bago ipalabas natin yung kakasuhan doon kami mga vlogger. Okay, ito. Gandang gabi, forever, love you, Juan. Ito yung maganda. Ito ha. Sino ang pipiliin? Si BBM Inday Sara. Kilala nyo yan? Si Maharlika Investment Fund Senador. Ang nag-sponsor ng Maharlika Investment Scam. Si Mark tahimik lang. Si Mark maingay na. Sa Maharlika Investment Scam. Pakinggan natin kung susuportahan ba talaga niya si Inday Sara hanggang dulo. Ito. Sir, recently po sinabi ni VP Sara that their family sa political side is going through a rough patch. Ano po yung mensahe niyo kay VP, sir? Kay VP? Yes po, VP Sara, sir. Oh, kay VP, she can always count on our support. Nakakaasa po siya sa suporta ko at ng pamilya ko. Always. And yes, I know that the Vice President, she has very good intentions. She's a very good manager. And if there's a rough patch now, I'm sure that she can pass it with flying colors. Ayan ha! Bilyar, panghawakan namin yung sinabi nyo na buong pamilya mo ay susuporta kay Inday Sara. Anyway, Duterte naman talaga yan eh. Nagbibim lang din yan dahil kay Inday Sara. O ano na kayo ngayon? Tingnan mo ha. Demolition job against Inday Sara. Gustong ma-impeach dahil banta si Inday. Kaso, kay Tatay Digong, bantakin mo ha. Pagkatapos po sila pinapanalo ng mga Duterte. Pagkatapos ha, binuhat ng agila ang kuting. Si Laila Dilima, panahon ni Digong, dahil may kaso sa pulboron, pinakulong ni Tatay Digong. Sa panahon ni Dayunior Marcos Administration, pinalaya nila. At katuwang na nila ngayon panaybira sa mga Duterte. Tapos idadama nyo pa kami. At sabi, kakasuhan humano. Si Tatay Digong ni Dilima, di ba nakaraan? Pero ito, bago ito. Yung asong olol kumakahol. Damay daw. Pati mga DDS vloggers na nagkundina at naglabas ng mga balita kung ano po yung update from Duterte administration na nagpo-post sa social media ay damay po at kakasuhan daw. Di ako kasama dyan, sir, ha? Wala akong pampiyansa dyan. Okay, ito, pakinggan nyo po sinabi ni Trilaling. Itong pag-file po ng kaso sa dating Pangulo, pinag-aaral na nga po ng kampo ni Dilima. Mm-hmm. Are there specific cases that you would like her to pursue? Ano po ba ang palagay ninyo, mga talagang dapat huwag kalimutan sakali man ituloy na po itong pagkaso po niya? Ang dapat dyan yung malicious persecution. Ano? Marami na nagpapasabi na magtitistigo. So, kinukulate na yan ng team nila, Senator Laila. At ultimately, talagang lumalabas yung katotohanan. No? At kailangan malaman niya ng mga kababayan how they were deceived into thinking na yung mga paratang kay Senator Laila ay totoo. So, yun. Malicious persecution, cyber libel, etc., etc. So, yung mga ano rin, social media influencers ni Duterte na nagpakalat ng mga kasinungalingan, ay ano rin yun, nasa alanganin, no? Sabihin na natin. Palagi mo, sir, dapat din isama yun sa mga kasuhan, sir, yung mga social influencers?
Na yes, maaaring kasama, nagsaka po. Kasama po yun, dapat sa kasuhan. So they issued libelous statements, no? So ngayon, pagka ano yun, they will have to defend themselves. Kasi, alam nyo, very obvious, ano, na kasinungalingan. Mm-hmm. Pero, kinalat mo pa eh. No? So, you are party to that offense. And para magtanda itong mga taong ito. Olol! Oh, ayan! Mga Dides! Dides, influencer, vloggers, kasama ko kayo sa kakasuhan. Ay po dyan, ang dami namin. Siksikan kami nito sa ano, sa korte. Tablado talaga yung mga DDS na sumusuporta kay BBM. Kasi sumusuporta kay BBM, ha? Suportado kayo. Ngayon, pinalaya si Dilima. Ngayon si Trillanes, si spokesperson yan ni Dilima. O dyan, kakasuhan kayo! Kasi ang dami niyan. Damay-damay na animal. Pati yung hindi bumoto kay BBM na DDS, damay yan. Ay, niwala kayo, kakasuhan kaming lahat. Ambot sa inyo, Junel. Cyber libel, kaso? Eh, anong kasalanan namin doon? Siyempre balita yun eh. Eh, siyempre i-content namin. Ipapalabas namin sa bayan. Anong kasalanan? That's part of freedom of expression at freedom of speech. Saan banda? Diba, nakasuhan sa korte. Anong ikakaso sa mga influencer? Olol nyo! Anong kaso? Cyber libel, kakasuhan kaming lahat. Puta hagip. Siguro number one dyan si Banat Bay. Patayo tayo ng sarili nating ano, grupo. Kapisana ng mga Duterte diehard vloggers. Kapisana ng mga Duterte diehard supporters na magkakaso. Bayan, legit tayo ha. Nagkakasuhan umano ang mga DDS vloggers, mga influencers na sumuporta kay Tatay Digong patungkol po kay Laila Di Sabo. Sabi ni Pretty Vince, doon ka na lang magpaliwanag sa korte. Ay, hati-hati kayo ng piyansa, ha? Total, alam ko naman eh, natawa naman tayo dito sa Bisnak Pilipinas gabi-gabi. Baka sakali mangyari yung sinabi ni Antonio Trililing. Alam nyo na ha, alam nyo na. Animal. Hindi naman siguro na makasuhan lahat ng mga DDS vloggers. Anong meron? Grabe naman to kung gawin niya ng Marcos admin. Utsa. Wala na, Marcelo na talaga. Ba't ba takot kayo sa mga vlogger? Hindi kayo takot sa smugglers. Animal, no? Hindi takot sa mga smugglers, pero takot sa mga vloggers. Takot kayo sa smugglers? Hindi rin naman takot talaga yan sa mga smugglers. Eh, paano? Nasa Malacanya na mga smugglers. I like naman guys sa amin ni Senior Travelers. Sasamahan namin kayo, ang dami natin. Ang dami natin papakainin ng gobyerno niyan. Dami na tiyerto sa akin. Huwag kayong matakot kay Trilling Bisnak. Hindi siya dapat... Siya dapat matakot sa'yo. Eh, alam naman natin yan. Eh, siguro nananakot lang sa mga vlogger ito na nakakasuhan yung mga DDS. Eh, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nila.
Sirang-sira sila dito pag tinuloy nila yan. Puta, ang dami namin eh. Jesus, Ginoo. San katerbang today's vloggers eh. Siguro yung mga bibim vloggers na, today's noon, bibim vloggers na ngayon, ligtas. Naman po na Sir Pina Binacross, magandang gabi. Sir, Nine Morning Joe! Maraming salamat, Nine Morning Joe! Mabuhay po tayong mga Pilipinong, umaasa sa 20 pesos ang 1/4 ng bigas. 1/4 ha, 20 pesos. Sabi ko. So, anyway, maraming salamat po sa inyo at makabuluhan naman yung pinag-uusapan natin dito. Sabi ni Romeo Cañete, bista kung sa Bukan Sigaw. Oh, kung sa ano? Hindi ko maintindihan, Romeo. Sabi, Lucila Gabo, why pulos mga media? Dala ni BBM trip-trip, bakit hindi makapagbigay ng simpati sa Mindanao? Si Tina, magandang gabi ho sa inyo, Carlis Islanders. Hindi kasi ganun talaga ang ugali ng mga Marcoses, guys. Alam niyo po yung mga Marcoses kasi, wala naman kasing puso yan sa bayan. Kasi kung mayroong malasakit yan, ang daming media dun eh. Tama yung sinabi mo, sir eh. Di man lang makapagbigay ng simpatiya sa mga taga-Mindanao na nalindol. Anong meron nga? Kasi, pag plastic ka talaga. Sinabi ni tatay di kong, pag kawatan ka, talagang kawatan ka talaga. Sistina, gandang gabi ho sa inyo. Sabi ni Dignan, nananakot lang si aso. Alam ko naman, nananakot lang yan. Kaya malabo yung sinasabi niya, mga political vlogger, mga DDS, kakasuhan, kalukuhan. Sabi ni Forever Love 01, ipatulpo niyo si Trililing. Ah, Mr. Gobino, si Tulpo daw, Wisdak, kakasuhan, kaming mga vlogger. Hey, balat sibuyas ka na Tulpo Natics. Anyway, thank you so much po sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Again, nasa 62. Oy, bago po tayo magwakas. Sabi ni Junalin Sebastian, alam mo bro, ang isa na matatalo ang Marcos or Dilawan, ang mismong vlogger nila. Ha? Ang magpapatalo. Dapat kunin ang simpatiya. Inaway, ah. Inaway, bulok talaga vlogger nila. Hindi, bulok na sila. Bulok, basahang, bubong, bayarang mga vlogger. Sabi ni Buddy, hindi dinig ni BBM kasi malakas ang ugong ng makina doon sa F1 racing. Hindi dinig yung Lindol. Marabit makadagat, magandang gabi ho sa inyo. Maraming salamat ho sa inyo. Eh, sarap naman ang niluto mo, ma'am. Ipalusot mo dito. Hoy, bukas ho, wala po tayong live. Nako! Thanks God! It's Sunday! Oh yeah, Sniper, salamat sa Pangulay Support General Bandag. Gagamotin po ito, Amor Garantis, bro, Valdepina. Ma'am, yes, itan siyong ko. Virgin Dan, service na kasi masakit ang katotohanan. Masakit, nakakasakit talaga yung pagtotoo. Bukas ha, wala tayong live. Salamat, salamat. It's Sunday. 1/4 na ang kilo ng bugas. Ay, ang kilo ng bugas 1/4, 20 pesos. Parang linilugaw lang ha. Anyway, nais ko po munang magpasalamat bago po tayo magwakas. Nasa 60,000 subscriber na tayo. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo sa Bisdag Pilipinas. Thank you so much. Congratulations po. Ayan. Isang nakadaba po dahil grabe, dami na natin pinagdaanan sa Bisdag Pilipinas. So, 2021 tayo start sa YouTube eh, pero nandito pa rin kayo. Nandito pa rin kayo. Ganda ng kanta ni Hardy Caligdan. Nandito pa rin kayo. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Chay Sakaris, Sweetie S, Yasi Tansyongko, Jima Pasyente, Nine Morning Joy, Sniper, Yumiko, Gian Tomasin. Thank you so much po sa inyo. Mabuhay po kayo.
Maraming salamat sa mga moderators, subscribers na nandito pa rin at nakikitawa at minsan nakiki-high blood. Sa Bisdak Pilipinas, thank you so much. Malayo pa po ang ating pagsasamahan. Basta ako, nandito lang kayo. Masaya ho ako at ganado po ako magla-live. At kahit stress po ang pinag-uusapan sa bayan, pinipilit ko pong maghatid ng 1,001 tuwa buong bansa at Bulaga. Pucha, parang it Bulaga na. Ako po yung na-inspire lang talaga ako every time na nagla-live kasi alam ko mayroong lumalabas sa bibig ko na hindi ko sinasadya at napatawa ko kayo. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko hindi ako comedian, political vlogger ako at dinagdagan ko lang talaga yung patawa kasi nga alam mo naman buhay ninyo sa ibang bansa at dito sa Pilipinas talagang hindi ganun kadali eh. Kaya pinipilit ko na ma-entertain kayo kahit medyo mahirap yung issue sa lipunan ay nandito kayo. Thank you so much. At yung sinabi ko nakaraang taon, Ed MJ, your miss ko por senador, yung sinabi ko nakaraang taon na taon-taon gagalingan ko pa para sa inyo. Taon-taon. At kung ano po yung nakilala ninyo sa Bisdak Pilipinas noon, ngayon, ganun pa rin. At maraming salamat sa pagtitiwala. At bago ang lahat, ay ito na ho ang ating survey. Sino ang inyong leader na bibilin? Naku, animal, merong latak. Taposin na po natin. Baka magbago pa ang isip ng bumoto. Ayan o. Wow! Ang bumoto po ng Inday Sara. Ay, kay BBM muna. 2%. Kay Inday Sara, 98% na yan. 2% lang si BBM. 576 votes. Tama. Sawa ng Diyos, may 2%. May 2% na tanso. 98%. Inday Sara Duterte! Hi, buddy Olinas. Welcome sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat sa mga patuloy na sumuporta sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po kayo. Channel natin ito. Channel ninyo. Channel nating lahat. Kaya alagaan po natin ang ating channel. At sana po ang mga moderator, iisa ang bangka natin, iisa ang sagwa natin dito sa Bisdak Pilipinas, iisa ang ipinaglalaban natin. Dahil alam ko, ang laban ninyo ay laban ko. Ang laban ko ay laban ninyo. Kaya laban nating lahat para sa mga Pilipino. Marami na pong pamilya dito sa Bisdak Pilipinas. May mga DDS, Iskunyan, merong mga bandag supporters, ang dami na ho, may TVs. Kung sino-sino na lang nandito sa Bisdak Pilipinas, basta isang ating takbo ng isip at utak, welcome po kayo sa Bisdak Pilipinas. At sana po ang mga moderators, suportahan nyo lang po ang Bisdak Pilipinas. Isipin nyo po, channel nating lahat ito. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Again, happy weekend to all. Happy Sabate sa lahat ng mga Sabadista. Mabuhay po kayo. See you po on Monday, alauna ng hapon. Daghang salamat, Bisaya, sa Mindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat sa lahat mga OFW sa mampanig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Mabuhay po kayo! Paggalit ka sa druga, magbantag ka! Maraming salamat sa mga Iskunyan, so 30 Dire supporters, BBM supporters, and Bandag supporter. Salunis na lang yung mga commercial natin. Yes eh, tigasin ako ngayon, tigasin. Maglalaba kasi ako guys eh.
Pwede tawad mo na sa commercial? Ah, sige, sige. Pagbibigyan natin. Si Pocos. Pocos lang si Pocos. Pocos. Pocos! Pasok! Isa ka bang kurakot? Okay lang yan. Focus ka lang. Huwag na huwag kang titigil hanggat hindi ka nagiging buhaya. Limal ka. Huwag kang mag-focus sa project. Dapat sa budget. Huwag na huwag kang mahihiya sa mga taong ninanakawan mo. Kapalan mo pa mukha mo. Huwag kang makonsensya. Sige ka, minus point yan sa impyerno. Galingan mo pa. Hanggat may maibubulsa ka, ibulsa mo. Huwag ka nang mahiya. Wala ka nung nyeta ka. At kapag nakuha mo na lahat ng budget, ikain mo. Ipang travel. Ipambili mo ng bahay at lupa. Para makita mo yung katas ng nakurakot mo. Tapos picturean mo at i-flex mo sa Facebook. I-caption mo, feeling blessed. Thank you, Papa Satanas. Huwag kay Lord ha. Baka bigla kang tamaan ng kidlat. Pumanaw ka. Sayang naman yung mga nakurakot mo. Kaya galingan mo pa. Bahala nang maghirap ang marami, basta meron kang sports car. Mangotong, magnakaw, mandaya, lahat yan gawin mo. At pag nagawa mo yan, sigurado, si Satanas ang number one fan mo. Pagdating mo sa impyerno, sigurado rin, habang nasusunog ka, nagpapa-autograph yung mga alagad ni Satanas na demonyo. Ay, tulad ka nila eh. Oh, diba? Ah, Pocos! Ma'am Arlyn Palermo, magandang gabi. Maraming salamat sa inyo. Meron pa talaga, isa pa? Yung kanta. Galit na sila sa kanta na yun. Galit na sila eh. Ay, nagusto pa talaga yun. Oh, sige, konti lang naman to. Konti lang naman. 25 seconds. Ay, bate. Kailangan sa iyo. Bati mo na imo, ha? Nagoy ako. Kanta, ha? Kanay. Bagong Pilipinas, bagong muka, ang sako sa bugas, milutso na ang tunga. Wanay, bainte. Malaki! Oh, kompleto na ang inyong gabi. Ayan, bagong Pilipinas. Galit sila dyan sa akin eh. Melotso na ang tunga. Okay, mabuhay po tayong mga Pilipino. Happy weekend to all. Bisdak Pilipinas. Congratulations sa atin lahat. Malayo pang mararating natin sa tulong ninyo. God first. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po tayong mga Pilipino. Bye-bye.